Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, morning. So, ngayon po, dito, inaanyayahan ko pong tumayo ang ating, tayong lahat. Makibukas po kayo sa akin, isang verse lang po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon. So, yung mga nagugutom, konting tiis lang, konti lang to. Okay, so buksan po natin ang ating Biblia sa Unang Juan chapter 4, verse 4. So, yung iba, kabisado to, pero basahin po natin. So, sige po. Nakita nyo na po ba? Bubuksan nyo po talaga. Wala po yan dyan. Hindi ko po sinulat para magbukas po talaga kayo ng Biblia. Okay, so meron po ba kayong dala? Kasi mamaya po gagamitin natin yan. So, 1 John chapter 4, verse 4. Ako pala hindi nagbukas. Wait lang po. Okay. So, nandiyan na po ba kayo? So, wala akong sumasagot. May kausap po ba ako? Okay. So, sabay-sabay po tayo kahit po Tagalog o English yung inyong Bible. Sabi po sa 1 John 4:4, "Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world." So, tayo po muna manalangin bago po tayo magsiupo. Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Kami po ay magbubulay ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magpatatag ng aming mga pananampalataya sa iyo. At inihingi po namin sa iyo na ikaw ang siyang humipo sa aming mga puso, sa aming isipan, na magbuka sa aming mga isipan ng mga katotohanan na nakikita namin sa iyong mga salita. At nawa, Panginoon, yung aming puso ay mahipo mo, hipuin mo po yung aming mga puso upang makita namin yung aming sarili kung nasaan kami sa harapan mo. We thank you, Panginoon, sa opportunity na makapagbulay-bulay kami na iyong salita. In Jesus' name, amen. So, pwede na po tayong makaupo. So, yung nakalagay po dyan sa ating whiteboard. Sabing ganun, becoming fruitful through affliction. The last time po na tumayo ako dito sa inyong harapan, kung naaalala nyo, ang binigyan ko po ng pansin noon ay yung buhay nung favorite Bible character ko, di ba? Si King David. So ngayon po, titingnan po natin ngayon yung buhay din ng isang Bible character. Ito naman po ay favorite Bible character ng asawa ko, si Joseph the Dreamer. Okay, so alam niyo po lahat yung storya noon, kagagaling lang natin sa Bible quiz. So nanalo ho kami doon, by the way, joke. Okay? It's an amazing story, yung story ni Joseph, 'di ba? The kind of story na yung kanyang pangarap, yung kanyang dreams are built. After so many unexpected twists and turns of events dun sa kanyang buhay, nakita natin na from the favorite son, naging alipin siya sa ibang bayan, and then naging prisoner siya, and then, di ba, yung ultimately, naging second in command in the land of Egypt. Di ba? So sabi nga ni Pharaoh, ako lang ang nakakataas sa iyo. Liban sa akin, wala na. Ikaw na yung susunod. So lahat ng tao susunod sa iyo dito sa Egypt. So di ba doon siya itinaas ng Panginoon. Kung titingnan po natin, when God brings us through our life in places na hindi po natin ginugusto, kung minsan yung mga sitwasyon na kinakapalooban po natin, rest assured na mga kapatid, dumadaan lang po tayo doon. Hindi po sinasabi ng Diyos na manatili ka dyan. Daan lang po yon. Pero ibig sabihin, meron po siyang magandang plano. Ba't niya tayo pinapadaan? It's because alam niya na magpapatibay po yun sa atin. Ngayon, nung si Jose po ay pinagbili na siya sa Egypt, di ba? Nung kanyang mga kapatid bilang slave dun sa mga Midianite traders. Sino po ang bumili sa kanya nung nandun siya sa slave market sa Egypt? Diba, si Potiphar? Sabi na, yeah, si Potiphar. So ano ang position ni Potiphar? Captain of the guard.
di ba, ni Pharaoh. So mataas na katungkulan yung bumili sa kanya. Di ba? At nakita natin kung paano siya inangat ng Diyos, katulad ng sinabi ko kanina. During the time na ruler na siya sa Egypt, nagkaroon siya ng asawa si Asenath, di ba, na anak ni Potipera na ano nga yon? Ano nga yung teacher? prophet Saon, di ba? So yun yon. At nagkaroon sila ng dalawang anak. Okay. So first slide, next slide please. Yung una niyang anak ay si Manase. Okay. Tignan natin siya. Tignan natin siya. Next slide. Okay. Ang una niyang anak ay si Manase. Yun mo yung panganay ni Joseph. Joseph has been through a lot of troubles and problems. He found himself in a positions and places he never anticipated or imagined himself being in the pit, yung nung nandun siya sa ano, sa walang laman na bangin or in prison, but God brought him in the palace. So yun nga po, yung meaning ni ng Manase is God has made me forget my troubles. Di ba? Yun yung ano, dahil naging tawag dito, maganda na yung kanyang position sa Egypt. Sabi niya ano, yung Manase, kaya yun niya pinangalan ng Manase, yung kanyang panganay is God made me forget my troubles, di ba? Sabi niya gano, in the land of my captivity, yun yung ano niya. Paano po natin i-relate ito sa buhay natin? So sabi ko diyan, in Christ we are given a Manase. A reminder that God has erased our sin and given us a brand new start. So lahat po tayo, nung tayo ay makasalanan, wala po tayo sa ano, sa plano ng Diyos, labas tayo dun sa plano ng Diyos. Pero, di ba nung tinanggap natin si Kristo, yun pong ating mga dating kasalanan, yung dating pagkatao natin, it was forgiven and forgotten. Di ba sabi nga, as far as the east is from the west, ganun kahalayo na nilimot ng Diyos yung ating mga kasalanan. Diba? So, ang problema lang po sa atin, meron po tayong flashback. Diba? Na madalas yung kaaway, sinasabi sa atin, hindi, ano ka pa rin, ganyan ka pa rin, mahiyain ka pa rin, diba? At wala kang karapanan na tumayo sa kongregasyon nyo. Alam nyo yun, na talagang inaano ng kaaway na hindi ka karapat dapat dun sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat doon kasi ano ka lang eh, ano ka ba, hindi ka nga nag-aral eh, hindi ka nga nakatapos, tapos ganyan ka. Di ba kung minsan ganun yung sinasabi ng kaaway sa atin, ano po ang ano, ang maiging isabihin natin dun sa kaaway natin, sa diablo? Di ba pwede natin sabihin natin na I was forgiven and my sins was forgotten. Di ba? Nilinis ako ng Diyos. Hindi na ako yun. Kaya nga ako, ano eh, namatay ako kasama ni Kristo. Diba? Yun yun sa atin eh. We are given a Manase, a brand new start. Kaya nung tinanggap natin ng Panginoon, anong sabi? Bagong nilalang po tayo. Sa atin po, nakikita natin na marami tayong mga experiences na kung minsan nagda-doubt po tayo sa kabutihan ng Diyos. Huwag po tayong mag-doubt, mga kapatid. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para mag-doubt. Para pag-alinlanganan, tama ba? Pag-alinlanganan yung salita ng Diyos. Di ba? Katulad ng sinabi natin sa Sunday School last Sunday, di ba sabi natin, when God's word says it, I believe it and that settles it. Dapat yun po ang mindset natin. Na pag sinabi ng kaaway na hindi ka karapat dapat sa pag-ibig ng Diyos, you can straightly say to Satan na hindi, I was forgiven and my sin was forgotten. Di ba? Yun yung ano natin doon kasi we have a Manase. And then yung second na anak niya is Ephraim. Si Ephraim. Di ba? So ito naman, ang meaning naman ng kanyang pangalan ay God has made me fruitful in the land of my affliction. So di ba? Dahil doon siya sa Egypt na punta at naging slave siya doon for how many years, naging prisoner siya doon for how many years. Pero nakita natin na all those things, pinalitan ng Diyos ng napakalaking biyaya. Siya ngayon ang number 2 in Egypt.
Di ba? So aside from Pharaoh, wala nang ibang mas mataas pa sa kanya. Nakita niyo yon, napaka-down niya nung una, pero itinaas siya ng Panginoon. Di ba? Iyon yun sa atin. Ang tawag dito? Nung tinitignan niya yung buhay niya, yun nung nakita niya na talagang napakabuti ng Diyos sa buhay niya. Pero nung pinagdadaanan niya yon, yung mga afflictions, yung mga sufferings na yon, meron din siyang mga na-realize. At ito po yung ano natin, introduction lang yan, yung dalawang anak niya. Pero ito po tayo ngayon. Ito yung mga afflictions na dinanas ni Joseph nung nandun na po siya sa nung buhay niya. Ito po ay nangyari, simulan natin sa Genesis 37. So hanggang 50 ang Genesis, so alam niyo na matagal-tagal. Okay, so yung una niyang ano, kanyang unang afflictions is he became fruitful through rejection. So dun ho sa Genesis 37, ito ho yun nung ang kanyang mga kapatid ay galit na galit sa kanya, naiinggit sa kanya, dahil diba siya yung taga-sumbong dun sa tatay niya, na pag sinasabi ng tatay niya si Jacob, tignan mo nga kung anong ginagawa ng mga kapatid mo dun sa bukid. Nag-aalaga sila ng mga tupa. So pagbalik ni Joseph, may report na hindi kaaya-aya yung mga ginagawa ng kapatid, ng mga kapatid niya. So syempre, mapapagalitan yung mga kapatid, so sermon. So galit sila kay Joseph. Up to the point na, hindi ba si Joseph nagkaroon siya ng dream na yung mga sheeps ay yumuyuko dun sa sheeps niya. Yung ano yun? Yung ani nila. So yung ani niya, binungkus niya. Tapos yung ani ng mga kapatid, binungkus din. At yung mga ani nila, yumuko dun sa ani niya. And then, may isa pa siyang panaginip na pati yung moon and stars ay yumuko sa kanya. Di ba yung araw, yung buwan, tsaka yung mga stars, yumuko din sa kanya. Tapos anong pagkakasabi ng mga kapatid? Anong ibig kong sabihin? Yuyuko kami sa'yo. Nahihibang ka ba? Di ba? Kung taga Marikina yun, Ay, hindi. Kung taga Binya yun, Ay, naloloko ka. O, di ba? Ganun na sasabihin nun. Ngayon, pagkat puntong Binyan, hala, ay siya. Namamaliga ata. O, di ba? Ganun na sasabihin. Pero, di ba, nakita natin, anong sabi ng Bible? Iningatan ni Jacob yung mga salitang yon ni Jose. Di ba? Yung mga sinabi niyang yon. And then, nakita natin na pinaghigantihan siya talaga ng mga kapatid niya. Di ba? Nilagay siya dun sa walang laman na balon. And then kumain sila, nandun siya, knowing na nandun siya sa loob ng balon na walang laman, na walang tubig. And then nakakita sila ng traders, ng mga Midianites, binenta niya sila. Binenta nila siya dun sa mga Midianite traders na yon, kaya siya napunta sa Ehipto bilang slave ni Pharaoh. Makikita natin dito na si Jose dumanas na siya ng rejection dun pa sa kanyang mga kapatid. Meron po tayong mga pinagdaraanan, mga kapatid, na mismo yung ating mga kamag-anak, mismo yung ating mga kaibigan ang magre-reject sa atin. Diba? Joseph was just 17 nung siya po ay nadala sa Egypt bilang isang alipin. Siyempre, kung napanood niyo po yung Prince of Dreams ba yun? Si Joseph, Prince of Dreams, di ba? Sa Netflix. Di ba makikita niyo siya na kung paano siya tinreat ng mga Midianites. So nakatali yung kamay niya, tapos naglalakad lang siya habang nakasakay sa camel yung mga traders, di ba? And then yung sa lamig ng gabi, wala siyang balabal, ganun. Kasi nga yung balabal, yung coat of many colors niya, di ba? Kinuha ng mga kapatid, yun ang pinakita kay Jacob na sinabing patay na siya. Diba? Yung ganun. So, yung loneliness, yung rejection, nagsama-sama sa kanya yon as a 17-year-old boy. So, sino ho dito yung 17? Buti na lang, wala na. Sino ho dito may anak na 17? Wala pa rin, buti na lang, dali lang. Okay, so makikita natin na hindi pa siya ganap na masasabi nating able-bodied man, di ba? Kasi nga, teens pa lang siya eh, pero naalayo na siya dun sa lahat ng comfort ng buhay niya. Di ba, masaya siya dun sa feeling ng tatay niya, kahit na galit yung mga kapatid niya, pero dahil comfort zone niya yung tatay niya, nandun siya. Wala siyang inaalala. And then, all of those things biglang nawala sa kanya.
Diba? So imaginein mo yung adjustment na ginawa niya. At nung napunta siya kay Potiphar, nakita ni Potiphar na meron siyang skills, meron siyang knowledge, meron siyang wisdom kung paano gawin ang mga bagay-bagay doon sa bahay ni Potiphar. Diba? At sabi nga ng Bible, he found grace in the eyes of Potiphar. Kaya ipinamahala ni Potiphar yung lahat doon sa bahay niya. Diba? So wala, lahat ng iuutos manggagaling kay Jose. Lahat ng gagawin, si Joseph ang nakakaalam. Diba? Kahit po dumadanas tayo ng afflictions, kahit yung afflictions or sufferings ang inaano natin, si Jose po ay dumanas nun. Pero diba kahit dumaranas siya nun, hindi ibig sabihin na hindi tayo magiging pagpapala sa ating mga kapatid, sa ating mga nakakasalamuha. Kahit na nagdaramdam si Jose, kahit na nalulungkot siya, pero nung ginawa niya, yung pinaka-the best niya, nung nandun siya sa paglilingkod niya kay Potiphar, di ba nakita ni Potiphar yon at pinagaang ng konti. Sabihin natin, pinagaang ng konti yung buhay niya. Di ba kasi siya na yung taga-utos dun sa mga fellow servant niya. Di na siya yung talagang bottom line servant. Ang rejection ay laging painful. Hindi po siya nagiging madali at hindi po siya masaya. Mahirap po siya para dun sa nakakaranas ng rejection. Lalo na pagkahu galing sa ating mga mahal sa buhay or dun sa mga natulungan natin. Siguro sa ating mga relationship, sa ating pagbuhay mag-asawa, sa ating buhay na sa trabaho, sa pag-aaral, may mga rejections po tayong nami-meet or kinakaharap every now and then. Pero katulad po ni Jose, ang kailangan po maging attitude natin is we have to give the best that we can still to honor God. Kasi yun ho yung ginawa ni Jose at nakita ng Panginoon. Diba? Yung katapatan niya na kahit na nagdaramdam siya, kahit na mahirap yung kalooban niya, pero still ginawa niya yung pinaka-the best niya. And nakita yun ni Potiphar. Diba sabi nga, and he found grace in the eyes of Potiphar, kaya siya ipinromote ni Potiphar. Sa segue po akong konti, siyempre, hindi ko aanihin to. Yun yung favorite Bible character ko, si King David, meron din siyang isang instance. Yun, nung siya po ay tumatakas mula kay Haring Saul, diba? Nagtago siya dun sa City of Keilah. Yung City of Keilah na yon, sinave niya yon at nung kanyang mga tauhan na maging under ng Philistine. So pinagtanggol niya, so naging panatag ang buhay dun sa Keilah na yon. And then nung nalaman ni Saul na nandun siya, lulusubin niya yung city na yon. Ngayon nag-inquire si David sa Panginoon, Lord, ipagkakanulo ba ako nitong city na to na niligtas ko? Alam mo sagot ng Panginoon, oo, ipagkakanulo ka niyan. Alam mo yung rejection na ano ni David, matapos ko silang iligtas doon sa kaaway nila, tapos ipagkakanulo nila ako ngayon sa kaaway ko. Alam mo yun? Pero, to make the long story short, naging hari si David. Diba? Naging hari si David. So, yung mga rejections na yun, naging part ng buhay nila, at yung mga rejections na nararanasan natin, normal po siya. Lahat po ng tao nakakaranas ng rejection. Either sa mahal natin sa buhay, either sa boss natin, either sa teacher natin, either sa kaaway natin, kung meron. Lahat po yan, it's a normal thing. Pero ang mahalaga po, how do we handle those? Katulad po ni Joseph, let us give the best that we can. Dahil alam ng Diyos, and ang Diyos po ay hindi natutulog, katulad ng sinasabi natin, and He will see us through dun sa mga circumstances na yan. And then yung second po, sabi, he became fruitful through false accusations. So dahil siya na yung chief of staff ni Potiphar dun sa kanyang bahay, so ngayon nakaranas naman siya ng sexual harassment mula dun sa asawa ni Potiphar. Diba? So lagi siyang pinagtatangkaan. Parang ganoon, 'di ba? Eventually, akala nung asawa ni Potiphar, nagtagumpay siya kasi nung tumakbo si
Joseph, naiwan yung kanyang damit dahil, di ba, hinaharas nga siya eh. So, naiwan yung damit nung tumakbo siya, naiwan yung damit niya dun sa pangangalaga ng asawa ni Potiphar. Eventually, yung asawa ni Potiphar, akala niya na trap niya na si Joseph dun sa isang compromising situation. Habi dito, Joseph ran away because he did not want first to hurt God and to hurt Potiphar. Diba? Kasi walang pinakitang masama sa kanya si Potiphar. In fact, pinromote pa nga siya. Kaya nga sabi niya, hindi ko maaaring gawin yon. Pero still, diba, hindi naniwala sa kanya si Potiphar, naniwala dun sa asawa niya. So ang ending ng ating bida, naging prisoner siya. Tinapon siya sa prison. Diba? At dun sa prison, palagay niyo po ba hindi rin ulit nagdamdam si Joseph? Although hindi sinabi dyan ng Bible, di ba? Hindi sinabing nagmukmok, hindi sinabing gusto ko na magpakamatay. Di ba? Nandun na ako, mataas-taas na yung tungkulin ko sa bahay ni Potiphar. Tapos nandito ako ngayon, prisoner. Di ba? Anong ginawa ko? Wala akong ginawang mali. So di ba pwede niyang i-reason yun? Again, hindi siya nag-reason out nung ganun. Nagbago lang yung status niya, di ba? Sabihin natin, from favorite son ni Jacob, naging favorite slave siya ni Potiphar, and then naging, ano siya, favorite na katiwala, o favorite, sabihin natin na chief officer ni Potiphar. And then ngayon, naging prisoner siya. Ang sinasabi dun sa Genesis 39:20-21, sabing ganon, "The Lord was with Joseph, and He made him fruitful in the midst of his affliction." Hindi ko yata kakayanin to. 'Di ba? Yung pagang parang wala akong ginawa, tapos nandito ako sa prison ngayon, 'di ba? Parang ganoon. Hindi ko kakayanin to, pero 'yun yung sinabi ng Bible na God made Joseph fruitful in the midst of his suffering. Nung siya po ay isang prisoner, 'di ba? Ang maganda doon, nakakita rin siya ng pagpapala sa paningin ng warden. Kaya siya rin ang pinamahala kung saan yung selda ba tawag doon? Doon sa kung saan ka nakakulong, di ba, selda? So yun, so siya yung pinamahala. So siya din yung, anong tawag doon sa atin ngayon? Mayor? Mayor ng selda, tama ba? Ayun, basta yun. Ginawa siyang doon. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan din siya. Di ba? So, kahit na nasaan po tayo, kahit na ano yung sitwasyon na kinakapalooban natin or yung nangyayari sa atin, rest assured na kasama po natin ang Panginoon. Di ba sabi nga, He will never leave us nor forsake us. Di ba? Kahit na ano po yan, nandito po sa atin, marami sa ating mga kapatid na dumanas ng iba-ibang afflictions, ng iba-ibang suffering sa buhay natin. Marami yon. Diba? Yun lang pong sa rejections. Ngayon, ito yung false accusations. Marami yan na pagbibintangan ka. Diba na? Kasi siya eh. Diba sinabi mo? Ha? Sinabi ko ba? Diba minsan nagugulat ka? Sinabi ko ba? Diba parang ganun? Pero, let us stand our ground. Diba? The Lord is with us. Hindi po tayo dapat matakot magsabi ng katotohanan kung kailangang magsabi. Diba? So, yun po yung ano natin. Makikita natin doon. Doon po sa, ibabalik ko lang po kanina, doon sa affliction, ano yun, He became fruitful through rejection. Tawag dito. Hindi naman po siya rejection, pero si mama po, si Pastora Maming, ano po yan, meron siyang isang rule sa bahay. So pag nag-asawa kayo, alis kayo dito, magsimula kayo on your own. So lahat po kami, nung nag-asawa, isa-isa umalis ng bahay, isa-isa nagtayo ng sariling pamilya. May mga times po na sabihin natin na ang hirap kasi kung mawa kayong dalawa mag-asawa lang, mahirap, may mga adjustment na ano, na gusto mo sana na nandun yung nanay mo, di ba, yung ganun. Pero pinatatag kami nun, yung anong ganun ni mama na we can stand on our own so by the grace of God ngayon dun sa mga pangyayari na yun. Pero nung dinadanas namin yon, di ba gusto ko nang umiyak na, sige na, doon na lang tayo. Di ba parang gusto mong ganon? Pero
little by little, ikinokorek ka ng Panginoon, pinapatatag ka ng Panginoon. Kasi kung hindi kayo pinapadanas nung ganun, so siguro crying baby pa rin kaming magkakapatid ngayon. Ma, di ba? Parang ganun. Ma, o di ba? Ganun. Isang ano lang, ma, o di ba? Ganun. Pag kami pong mag-asawa ay may hindi pagkakaintindihan. Si Brother Felix po, meron niyang isang ugali na ano, alam niyo ma, itong si Yen, ganito yan eh. Ganyan yan. Tapos ano, so syempre si mama, pag narinig niya, Yen, ikaw naman. So ako yung pagagalitan. Teka muna, me, ako yung anak mo, hindi siya. Di ba ako yung anak mo? Di ba? Pero sinasabi ni mama nun, kayo pareho kayong kainak. Di ba? Yung ganon. Yung rejection, na ma-feel mo siya, na akala mo nire-reject ka nung nanay mo, pero in return, pinapatatag ka. Di ba? Andito rin sa atin, Mama Selsa, sorry. Si Mama Sels, nandito siya. So nakita nyo, hindi po, anong tawag ito? Hindi, open book yung buhay nila ng kanyang pamilya. Nakita nyo yon. Nakita nyo kung paano sila yung nahirapan, di ba, sa buhay. Yung pangkalahatan na buhay. Pero ang standing joke niya ngayon, pagka yung nagmi-meeting ang leaders, nahirapan nga po ako magbilang ng pera ko eh. O, di ba? Di ba, tama ba, Brother Michael? Di ba, yun ang kanyang standing joke? O, di ba? Kasi nakikita natin na pinapadaan tayo ng Diyos dun sa mga sitwasyon ng buhay na akala natin hirap na hirap tayo. Totoo naman. Totoo naman, nahirap na hirap na tayo. Pero di ba, hindi natin nakikita habang pinagdadaanan natin yung purpose ng Diyos, bakit niya tayo pinapadaan doon? Di ba? So, later on, pagka na-surpass natin yon, na pagtagumpayan natin yon sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, makikita natin, di ba kaya nga, di ba nagpapatotoo tayo, nagpapasalamat ako sa Diyos, pinupuri ko siya dahil pinadaan niya ako sa ganito. Di ba? Kaya ngayon, pag ano, makibilang kayo kay Mama Selves ng pera niya. Joke. Kaya nakita niyo yun, yung talagang never tayong pinapabayaan ng Diyos. Pinapadaan niya tayo sa mga difficult situations in life, hindi para ibaon tayo doon. Si Joseph, hindi siya nanatili doon sa pit or doon sa balon. Di ba, inaahon siya, pinagbili siya, marami pang nangyari, pero yung ultimate goal ng Panginoon na isalba niya sa taggutom, yung hindi lang yung Ehipto, maging yung Israel, di ba nagkaroon ng katuparan? So habang pinagdadaanan natin, sabi nga nung isang nabasa ko, habang pinagdadaanan mo yung mabibigat na sandali ng buhay mo, you have to praise God na dun sa promise niya na He will see you through. So ilan po sa atin yung gano'n na pag may pinagdadaanan tayo, na nagpapasalamat ka sa Diyos kasi alam mo na palalampasin ng Diyos yun sa'yo. Yung pinadadaan ka lang niya. Di ba yun po yung maganda sa atin? Kaya kahit na anong naging nangyari kay Joseph, he was imprisoned for false accusation, hindi po siya ano, he just did his best at nakita din yun ng prison warden, kaya siya ginawang, ano ngayon, mayor nung kanyang selda. At hindi pa po doon natapos. So yung third po, ang sabi, he became fruitful through being forgotten. Ang sakit, di ba? Being forgotten. So dahil nga siya ay mayor dun sa kanyang selda at may pagkakataon na yung chief baker at saka yung chief cupbearer ng hari ay nakulong dun sa selda niya. At sabay na nanaginip, yung dalawang yon at si Joseph po ang nakapag-interpret ng tama dun sa kanilang panaginip. So di ba nagkaroon ng katuparan yung kanilang panaginip? At nag-ano siya, sabi niya dun sa chief cupbearer, pagka humarap ka ulit sa hari, banggitin mo naman ako na nakulong ako na wala akong kasalanan. So syempre lalaya yung isa, oo, hindi kita kakalimutan. Friendly tayo eh, di ba? Friendship kita rito eh. O, di, pagdating doon, hindi kita kakalimutan. Entonces, ang nangyari, paglabas niya ng prison, nakalimutan niya si Joseph, naalala niya 2 years after. So imaginein mo, 365 plus 365, hindi ko alam, kayo na, basta yun, math yun eh. So diba, 2 taon na nakalimutan nung chief cupbearer si Joseph na sabihin kay Pharaoh, kung hindi pa nanaginip si Pharaoh at wala ni isang magician niya o wise men sa Egypt ang makapagpaliwanag.
nung kanyang panaginip. Tsaka lang niya naalala na, ay, naku si Joseph pala. Diba? Tsaka lang niya naalala. So kung ikaw yung, kung ikaw si Joseph at nakita ulit kayo ng cupbearer, di ba mababatukan mo? Dalawang taon mo akong pinahirapan doon, di ba? Pero hindi. Hindi yun ang ano natin doon eh. Nung nakita ng Pharaoh si Joseph, di ba ano yung ginawa niya? Hinubad niya yung kanyang signet ring, binihisan siya ng maganda at ang sabi, wala nang mas tatalino sa'yo sa buong Ehipto. So, ako lang ang nakakataas sa'yo, maliban sa akin, wala na. So, ikaw na yung second in command ko. So, kung titignan natin yung kanyang buong cycle ng buhay ni Joseph, mula dun sa kanyang pagkakaalis dun sa kanyang bayan hanggang sa naging second in command sa Egypt, hindi po madali. Full of rejection. Di ba? May mga effort po tayo na ginagawa. May mga hard works tayo na ginagawa. Kahit po minsan sa ministry, hindi tayo napapasalamatan, hindi tayo napapansin, alalahanin po natin, maging fruitful pa rin po tayo. Kasi hindi po tayo naglilingkod sa tao. Sa Diyos po tayo naglilingkod. At lahat po ng pagpapagal natin, tinatantosan ng Diyos. Diba? Hindi po niya pinapagwalang bahala yung lahat ng nagawa natin para sa Kanya. Kaya diba, sabi nga, there will come a time na magkakaroon tayo ng graduation rites sa langit. Diba, yun yung marriage supper. Supper yung, hapunan. Marriage supper of the Lamb, diba? So lahat magkakaroon ng awarding. So we are looking forward lahat doon sa mga pangyayari na yon. Pero until then, nabubuhay po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay na every now and then makakatanggap tayo ng rejection. Diba? Maganda nga po yung andito po si Sister Sinin. Maganda po yung naging, pananaw ni Sister Sinin nung siya po ay nagkasakit. Diba? Sabi nga niya, ooperahan siya, wala nang magagawa, walang ospital dito, so doon siya sa Laguna na ospital. Pero di ba, hindi siya nagsabi sa Lord na, Lord, ba't naman ako maooperahan? Ba't naman ako sana gamot-gamot na lang? Pwede siyang umangal nun. Pero hindi eh, di ba? Anong ginawa ni Sister Sinan? Sabi niya, talagang nanalangin lang siya sa Panginoon. Tapos hiniling niya na kung ano po yung kalooban niyo, Panginoon, yun po yung mangyari. And then, di ba, nakita siya nung doktor niya na, Nay, di ba, sabi gano'n, tama po ba, Sister Sinan? Nay, ano po yung binabasa niyo? Tapos sabi niya, Bible po. Tapos sabi ng doktor sa kanya, Sister Sinan, correct me if I'm wrong ha. Sabi ng doktor sa kanya, at lakas mo talaga kay Lord. Kasi hindi ka na-ooperahan. Nakita niya yun? Yun po yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Dadaanan po natin lahat yung mga pagsubok na yan. Pero katulad po nung ginawa ng Diyos kay Sister Sinan, di ba? Pagkalooban ng Diyos na hindi siya ma-operahan, hindi siya na-operahan. So may mga pangyayari po sa buhay natin na akala natin ay napakahirap. Sa tingin natin, napakahirap. Pero alalahanin po natin, katulad ni Jose, hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Kasama natin siya, sabihin na natin, through thick and thin. Diba? Kung minsan, naaakusahan tayo, lalo na usong-uso po ngayon yung tawag nila ay character assassination. Diba, yun yung bagong tawag dun sa sisiraan ka kahit hindi mo ginawa. Character assassination. Yun po yung pinakauso ngayon. And then, napakabilis pa naman through the grapevine. Alam mo yun, yung marites dito, marites doon, hanggang sa lahat na. So, kung halimbawa dito nangyari yan, lahat nakakaalam, ikaw na lang na may katawan, ang hindi nakakaalam, na alam na pala ng lahat. Huwag po tayong maging ganun, mga kapatid. Alalahanin natin na bawat isa sa atin dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga sitwasyon na hindi mo nararanasan ngayon. Yung nararanasan mo, iba sa nararanasan ng kapatid mo. Kaya hindi po natin dapat sabihin na, ay nako, okay lang yan. Diba? Okay lang ako. Buti nga ako, ganito siya ganito. Hindi ganon. Diba? Kailangan po natin na
pag nakita natin yung ating mga kapatid na tila nahihirapan, what's the first thing na ating gagawin? Ipanalangin po natin. Ipanalangin po natin sila. Si Brother Charlie po, nakaupo ako doon kanina. So sabi niya sa akin, "Hoy, pinag-pray kita." Sabi ko, "Naku, thank you. Kailangan ko 'yun. Ako po ang masusunod. Ayoko pong humaharap dito." 'Di ba? Pwede po tayong magkwentuhan maski ilang oras sa baba. Wag ho dito. Iba yung pakiramdam. Pero alam niyo 'yun na coming from Brother Charlie na hindi ko naman siya sinabihan na, "Uy, brother, pag-pray mo naman ako." Pero 'di ba? Nakita natin na meron siyang malasakit sa gawain. So ganun din po sana tayo, yung rejections part ng buhay yan, pero how do we handle rejection? Yun po yung what matters most. And then ito po yung blessing ni Israel or ni Jacob dun sa kanyang dalawang anak. Next slide. Diba? So sabi dyan, God wants our fruitfulness to further surpass our troubles and trials. Gusto ng Diyos na masurpass natin yung Manase at maging Ephraim tayo, na maging fruitful tayo. Diba? Yung Manase, hindi po maipapanganak si Ephraim kung hindi na ipanganak si Manase. So kung hindi po natin lilimutin yung ating mga past, yung ating mga nakaraan, hindi po tayo makaka-move forward. So kung kayo po ay nakatali dun sa inyong mga karanasan nung unang panahon pa, it's about time na kumawala po kayo doon. It's about time na tignan natin yung pangako ng Diyos sa atin. Mag-step forward po tayo sa pananampalataya. Dahil alam ko po na mas kilala nyo po ang Panginoon ngayon kesa nung una nyo po siyang tinanggap. Tama po ba? Okay, so ibabalik ko po yung sa inyo. Kailan natutunan ni Jose yung kanyang skills, yung kanyang mga pamamaraan ng effective na pamamahala sa Egypt? Hindi po nung siya ay governor na. Hindi nung siya ay nandun na sa posisyon. Diba? Nagsimula po yon nung nawala siya dun sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinimulan na siya ng Panginoon na i-train. Diba? So sa atin po, hanggang sa dumating siya dun sa point in his life na you're ready na, kaya mo na, ikaw na yung magsosolve ng problema nung Egypt at saka nung sa darating na taggutom, ikaw ang sasalba dun sa buhay nung iyong mga mahal sa buhay. We do not know kung ano po yung mangyayari sa hinaharap. Wala pong nakakaalam sa atin, pero isa lang po ang itinitiyak natin. We know who holds the future, and that is our Lord Jesus. Kaya, anuman po yung pinagdadaanan natin, anuman po yung mga rejections na yan, ang sabi po ng Biblia, let us be fruitful. Kasi, ang sabi nga, greater is He that is in us than He that is in the world. Okay, so tayo pong lahat ay yumuko, tayo po yung manalangin. Panginoon, dun sa mga salita mo na narinig namin, dalangin po namin na ikaw ang siyang mangusap, ikaw po ang siyang magpayaman nito sa aming puso, sa aming isipan, at lagi po naming alalahanin yung kabutihan mo sa amin. Ano man po yung pinagdaraanan namin, ikaw po ang siyang sumama, ikaw po ang siyang tumulong sa amin, at ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-uplift sa aming spirit, sa aming kalalagayan sa buhay. Panginoon, alam namin na ikaw ang siyang manunubos namin, ikaw yung siyang Jehovah Jireh ng aming buhay. Kaya Panginoon, ikaw po yung pinapasalamatan namin sa lahat-lahat ng ginagawa mo. This we pray in Jesus' name. Amen.